na guys, yung episode 3 na to ng ating ano, tutuloy ko yung story ko ba about myself, about my tic, about my mannerism, about my Tourette syndrome na all the whole time of my life na ito'y pinagdadaanan ko until now. So yun nga, yung ano ko, yung presidente ng agency ba, kinausap niya ako na gusto niyang kumuha ako ng medical certificate na nagpapatunay na wala akong karamdaman. Sige ma'am, sabi ko, pero nagduda na ako kasi kinuha na yung papel ko eh, ayaw na nila sa akin eh. Pero natandaan ko talaga yung si ma'am, yung kapatid niya ba, na kinausap na please, bigyan mo ng chance. Sabi niya, okay siya. Ako ang mag-guarantee sa kanya. Sabi niya, ako ang mag-ano sa kanya na okay siya. Sabi niya, ayaw talaga eh. Pero dahil sa vice president ng agency kay ma'am, kung saan man siya ngayon, salamat ng marami ma'am. Titirunungan niya ako. Ngayon, ayun nga, nag-aral na kami ng ano guys, ng Japanese language. So, ang haba ng pag-aaral namin. Pero may naka-reserve na dalawa kasi bali walo kami natanggap eh. Walo kami, tapos may naka-reserve na dalawa. Kung may magka-problema, yun ang ipapalit. So, natatakot pa rin ako kasi ayun nga na binipilit nila kung kumuha ng medical certificate. Eh, wala naman akong sakit. It's only a tic, it's only a mannerism, it's only a syndrome. Pero nga, hindi nga daw pwedeng ganun kasi maselan. So, yun nga guys, sakto naman na by that time, ako pa naman yung isa ko sa pinakamahina sa pag-aaral ng Japanese language nung una. Pero talagang nagsikap ako guys. Halos hindi na ako matulog sa pagre-review. Talagang sa loob lang ng isang buwan naman, natuto naman ako. Ayun nga, at talagang nagprosigido ako kahit madaling araw, nag-aaral ako. Kasi stay in kami doon eh. Uuwi lang kami ng Friday hanggang sa haba ng proseso. Talagang pag nag-aaral kami, pinipigilan ko talaga yung tic ko, yung mannerism ko, kahit sakit na ng ulo ko, sakit na ng utak ko, na alam mo yung pinipigilan mo yung sarili mo ba, para hindi ka kutsain. Pero minsan nakikita pa rin ng mga tao kasi marami kami doon eh, almost hundreds kami doon eh, may batch dyan eh, 2011. So ayun nga guys, pinilit ko na tapusin yung pag-aral kahit kapos eh, talagang nangutang pa talaga, natambak na kami ng utang. Ang utang na namin umabot na ng almost 300,000 na guys. Eh, ang haba ng proseso eh. 8 months ako mag-aaral. So, ang dagal. Nung natapos na kami nung mag-aaral, after 8 months, so, naghintay na kami ng, ano guys, ng, yun, shortcut na natin. Ayun na guys. So, natupad na ang pangarap. Dumating na ang visa. So, thanks kay God talaga na binigyan ako ng opportunity para ayun na yung time ko para mabago yung buhay ko. So, yun nga. Ayun na. Lipad na kami. Lipad na ng Japan. So, pagpunta na ng airport, doon ko na na-feel ko na nung lumapag na kami sa Japan airport, sa Kansai. Sabi ko, Lord, thank you so much. Sabi ko na natupad yung isa sa mga pangarap ko na kapangibang bansa para magtrabaho. Pero hindi pa rin ako nagkampanti kasi yun nga, may tic ako, pero okay. Lahat naman ng mga kasamahan ko, alam na nila. Pero sa kampaneng papasukan ko ba, siyempre hindi nila alam yung kung anong ano ko doon, ang magiging buhay ko ba. So ito guys, shortcut natin ulit. So dumating ako doon, marami kami mga Pilipino, almost 25. Ganun at ganun pa rin ang proseso, na binubuli ka pa rin ng mga tao, pinatatawanan ka, at mga kasamahan mo, akala mo sila yung makakaintindi, pero kinukutsa ka ba? Alam mo yung kinukutsa?
pinifrustrate ka nila na inaasar ka, pinipikon, pinagtatawanan. Pag may mga okasyon, ikaw yung pinagbibida. At mo yung dinadown ka nila kasi sa nakikita nila sa'yo. Na, kuan ba na sa panlabas ba? Pero, sabi ko okay lang. Hanggang sa kasamang palad guys, nagkasakit ako doon kasi sa binubuhat ko siguro, na-opera ako sa Japan. Pero, thanks God kasi kung hindi ako na-opera doon, siguro matagal na akong wala sa mundo. Nagkaroon ako ng sakit sa intestine. So, na-opera ako at gumaling. After ng ilang isang taon, ayun nga, umuwi na ng Pilipinas. So, yung naipon natin guys na natira sa atin, kasi malaki ang ginastos ko sa pagpapopera. Almost lagpas kalahating milyon sa peso. So, kundi lang din ang naiwi kong pera. Siguro almost mga 500,000 ganun that time. So, yun na unti-unti ko nag yung bahay ni Mrs. Napaayos ko. Tapos, yun nga. Pinagtatawanan pa rin ako ng mga tao. Pero, at least, sabi ko, nakapag-try na ako mga ibang bansa. Kahit ganito ako, tatawanan nila. Okay lang, sabi ko. Tapos sabi ng iba, wala yan, nakachamba lang yan. Hindi na yan mga kaalis kasi ganyan siya. Ganun. Pero na-challenge ako sa mga sinasabi nila guys. Talagang sabi ko, yung mga bato na binabato nila sa akin, iniipon ko yun. Yun yung ginawa kong ano ba na parang pag binato niya ako, sabi ko ba, iipunin ko yung bato. Gagawin ko yan na build. Magbibuild ako niya na yan ang gagawa kong panangga sa inyo. Gagawin ko shelter ba? Yun na lang. So, ayun nga guys, after nyan, wala akong trabaho. Naubos na ang naipon. Siyempre, ang mga bata mag-aral na. Hanggang ako na ang nag-alaga sa mga anak ko guys. Yan. Tapos, yung kaibigan ko na nandito na rin sa, ano noon, sa Korea noon. Andutin na siya ngayon. Nagaling din ng Japan. Sabi ko, pre, kumusta na? Nag-apply ako guys ng Taiwan. Akalaan nyo ba naman guys na ito pa isa? Nag-apply ako ng Taiwan. Papaalis na ako nun guys. Kompleto na lahat medical. Ang naging problema ko naman ngayon, ang passport ko. Hindi na pala pwede mag-apply ng punta ng Taiwan noong that time, 2016, 15. Kung hindi 1 year ang passport. So, magbabayad na sana ako ng, ano guys, ng aking, one ba yun sa kontrata ba? Placement fee. Hindi natuloy kasi nga, yung passport ko hindi nakahabol. So, nag-decide na lang ako na mag-wait na lang ng another employer. Nung makita ko yung classmate ko na ay yung kumpare ko na ano na nag-aral ng Korean language, minessage ko siya na pre, paano mag-apply ng ganyan kasi nag-apply ako dati sabi ko pero hindi ko tinuloy. So ganito lang sabi niya, mag-inquire ka ganito ganyan ganyan. Yun nga guys, doon na nagsimula ang isang journey naman ng buhay ko. Alam niyo ba guys, napakahirap kasi sabi ko sa inyo ang pinagdaanan kong pagsubok na bago mga ibang bansa ulit. So, pinisikap ko talagang makabalik ulit sa ibang bansa kasi nga nag-failed ako. Sabi ko, yung first attempt ko, hindi siya nag-success. Dahil nga sa mga pangyayari ba. So, kailangan ko na naman ulit kumilos. Sabi ko, tumatanda na. Sabi ko, kaya pa ba? So, yun, nag-inquire ako sa kung paanong proseso ng pag-aaral ng Korean language. So, ayun nga guys. Di, nagtanong-tanong ako. Nag-inquire ako sa school. Kinausap ko yung may-ari ng school. Yung staff nila doon. Kung paano bang proseso. Anong dapat gagawin. So, step by step nilang tinuro sa akin din. Kung magkano ang bayad. Siyempre, kailangan natin alamin lahat bago natin kung ba, papasukin ba. Kasi, ang laban dyan kailangan mong gumastos dyan Kailangan magluwal ng
ano ba, pera para makapasok ka. So yun guys, next episode.